Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shout out kay Edmond Cubalsopnet, Ronald Verbosidad, Chodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Nagkaharap nga si kaapat na pagkakataon sa PBA Finals ang Meralco Bolts kontra nga dito sa San Miguel Beermen. At kung atin ngang babalikan ay lumumang pa ang Meralco Bolts sa serye sa 2-in-1, ngunit sa pagkakataon na ito ay totoo nga ang kasabihan ng San Miguel Beermen ang Birnakel at humabol sila sa serye at ngayon nga ay tabla na sa 2-2. Talaga nga namang nag-effort ang San Miguel Beermen upang mahabol pa ang kalamangan ng Meralco Bolts. Marahil ay nakapag-adjust na ng game plan si Coach George Gallant, kaya naman gumana na ang kanyang game plan dito sa game 4 at hindi nga sila pumayag na manalo na naman ang Meralco Bolts. At eto nga si Junmar Pajardo ay talaga namang sobrang naghalimaw at ganadong ganado sa laro dito sa game 4 at hindi nga siya papayag na muling manalo na naman ang Meralco Bolts, kaya naman nag-effort si Abay at ibinigay ang kanyang buong lakas. At si Abay Junmar Pajardo nga ay kumamada ng 28 points, 13 rebounds. At nakuha niya pa nga ang best player of the conference. Dagdag na naman ito sa koleksyon ni Junmar Pajardo dahil alam naman natin na si Junmar Pajardo lamang ang nag-iisang pinakamalakas na sentro ngayon ng PBA, kaya naman deserve niya ang another PBC award. At natapos nga ang laban sa final score na 111-101. Tabla na nga ang serye sa 2-2. Samantalang agad naman umaksyon itong si Commissioner Willie Marcial matapos nga mabalitaan na mukhang may ginagawang kakaiba itong si Coach Luigi Trillo at ito nga ang si Coach Nenad Businic. Ayon kasi sa mga report ay nakialam sa game plan ng Meralco Bolts itong si Coach Nenad Businic. So lumalabas na naging coach din siya ng Meralco Bolts. At bawal pala yun sa PBA dahil isa lamang siyang consultant at hindi nga siya pwedeng gumawa ng mga game plan. Kaya naman ang nangyari ay pinagmulta nga silang dalawa ni Coach Luigi Trillo ni Commissioner Willie Marcial ng tig 20,000 pesos. At marami naman ang nagsasabi na baka naman daw galawang gilas ang ginawang game plan ni Coach Nenad sa Meralco Bolts, kaya naman nadalawahan ang San Miguel Beermen. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ay tama lang ba na pinagmulta ng 20,000 si Coach Nenad sa pakikialam niya sa game plan ng Meralco Bolts? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Sa ibang balita naman, nagturo nga o nag-coach nga si Coach Tim Cone sa mga batang gilas na lalaban sa Under 18 Men's para nga ito sa PIBA Asia Cup sa Siaba qualifiers na mangyayari sa July. Ang purpose nga ng pagtuturo ni Coach Tim Cone ay upang itaas ang level ng basketball IQ ng mga bata at ngayon na rin ay para maihanda sila kapag matanda na sila ay pwede na silang isabak sa Gilas Pilipinas Senior. Samantalang muli na namang nanalo ang kupuna ni Justin Brownlee na Pilita Jaya sa kanilang nakaharap na Korean basketball team na KGC. Pinataob nga yan ng Pilita Jaya sa nangyayaring BCL Asia sa final score na 91-98. At masasabi nating sobrang nag-effort talaga itong si Justin Brownlee upang maipanalo lang ang Pilita Jaya sa BCL Asia at wala ngang magawa sa kanya ang mga Koreano at tila ba'y pinaglaruan lamang ni Justin Brownlee at hirap na hirap nga sila sa lakas at galing ni Justin Brownlee. Ngunit ang bad news naman ay sa kabila ng effort ni Justin Brownlee na maipasok sana sa elimination ang Pilita Jaya sa BCL Asia ay eliminated na nga sila dahil sa quotient system. At nagtapos nga ang record ng Pilita Jaya sa BCL Asia sa record na 2-1 at eliminated na nga sila. Ngunit good news naman yan para sa Gilas Pilipinas dahil si Justin Brownlee ay mapapahinga na at makakapaghanda na nga sa Olympic qualifiers sa July.